What's up mga kayans? Magandang buhay! Today, magluluto tayo ng skinless longganisa. So, meron tayong kalahating kilo ng baboy. At atin itong imamarinate muna. So, meron tayong kalahating cup ng asukal. At 1/4 cup ng kahit anong fruit juice. Meron tayong soy sauce. Meron din tayong suka. At meron tayong asin at paminta. Lalagyan din natin ito ng 1 tablespoon ng flour. At ito optional lang ang red food color. So, ito ay pampakulay lang. Depende sa inyo, pwede nyo na rin na wag nang lagyan. So, paghahalo-haluin lang natin ito. At saka natin imamarinate ng at least 8 hours. Ako, minarinate ko to the day before ko siyang iluluto. So, iniwan ko siya sa fridge. At ito nga, nakalimutan ko magdadad ng bawang. Kaya, ang ginamit ko ay itong aking garlic mince na nasa jar. So, bali 5 cloves ng garlic ang katumbas ng ilalagay ko. So, naglagay lang ako ng parang 5 cloves ng garlic na katumbas niyan. Kaya, pagkatapos nun, hinalo-halo ko na siya at saka ko siya tinakpan at aking ilalagay sa fridge. So, ito na ang kinabukasan. Sa isang kawa, maglalagay tayo ng konting mantika. Una nating lulutuin ay ang ating sinangag. Kasi syempre, di ba, masarap ang ating longganisa kapag meron tayong sinangag at itlog. So, magsasangag muna ako ng kanin. Syempre, ang gagamitin natin ay ang ating leftover na kanin or bahaw sa Tagalog. So, meron kami sinahing kagabi at ito ang aking ginamit. So, kalahati lang kasi dalawa lang naman kaming kakain. Yung mga bata, hindi sila kumakain ng sinangag. So, mas gusto nila yung plain rice. Kaya, ayan, nagsasangag lang ako. Tapos, lalagyan ko lang ng asin. Tapos na yun. Yun ang ating fried rice. At sumunod na aking lulutuin, magluluto naman ako ng itlog. Siyempre, hindi masarap ang longganisa pag walang kapares na itong dalawang niluto muna natin. Ngayon, itong recipe na ito, paulit-ulit ko nang nagawa. Kaya perfect na yung mga sangkap. Ngayon, kung ayaw nyo ng matamis, pwede nyong bawasan yung asukal. Pero para sa akin, perfect na yung lasa niyan. So, ngayon, ang lulutuin ko ay ang itlog. Magluluto ako ng 4 na malasado. Tapos yung dalawa, para sa panganay at sa ikalawa kong anak. Kaya, gagawin kong pritong-prito kasi ayaw nila nung medyo malasado. Ayun na nga, hindi ko siya finiflip yung itlog para medyo malambot siya sa taas. So, ganyan lang ang ginagawa ko. At pagkatapos nito, mamove on na tayo sa ating skinless longganisa. So, maraming paraan dito para i-roll nyo yung longganisa. Itong ginawa ko dahil homemade lang, wala namang ibang kakain. Hindi na ako gumamit ng parchment paper or kaya plastic wrap para bilugin yung ating longganisa. So, naglagay na lang ako ng mantika sa gloves para hindi siya dumikit. So, manual ko na lang siyang nirolyo. Pero kung ito ay gagamitin nyo namang pang negosyo, dapat gumamit kayo ng parchment paper. Tapos, maglagay kayo doon ng 1 to 2 tablespoon ng mixture. Tsaka nyo siya roryohin para bilog. Para pantay talaga yung pagkakarolyo nyo sa longganisa. Kapagay ng mga binibenta sa market. Tsaka pag niref nyo siya, madali nyo siyang alisin isa-isa kasi naka-parchment paper siya. So, ayan na nga. Medyo matagalan lang yung pagbilog kasi gusto ko medyo maayos din siya. Ito pala, kalahating kilo. Marami-rami na din siya. So, kami, bali 4 kaming kakain tapos may baby. So, kasyang-kasya na siya. Sobra pa sa amin. So, ang pagluluto nito, mga kayan, slow fire lang. So, huwag nyo siyang lalakasan ng apoy para maluto siyang mabuti hanggang sa loob.
Madali lang naman itong maluto, wala pang 15 minutes. So, iniikot-ikot ko lang siya para even yung pagkakaluto at hindi siya masyadong masunog. Yung asukal niyan, after a while, magkakaramelize siya at yun ang magpapabrown dyan sa inyong longganisa. So, ayan na nga. At dahil ako'y busy at umiyak ang aking punso, medyo nasunog yung yung sugar coating natin. Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi naman sunog na sunog. Ayan, parang sakto pa rin siya. At ayan na nga ang ating skinless longganisa. So, sabay niyan, gagawa na rin ako ng partner na sausawan. So, mas prefer namin to ang kamatis at ang itlog maalat. Pwedeng-pwede rin kayong maglagay ng kamatis at patis, kamatis at bagoong, kung saan kayo masaya, yun ang gawin niyo. Ito na nga yung itlog maalat ng mga incheck. Sobrang moist siya, kaya ang sarap-sarap niya. At hindi siya itlog na pula. Itlog na maalat lang siya talaga. Ang pula lang sa kanya ay ang kanyang plastic. Kaya ito ay medyo budol. Pero masarap talaga itong itlog maalat na ito at ito ang aming ginagamit. So ayun, niniwa ko lang siya sa maliliit na piraso at yan ang ating magiging partner sa ating masarap na longganisa. At yun na yun mga kayans. At magpiplating lang tayo para naman maganda ang ating Instagram picture. At ayun na nga ang ating longganisa. At ito na ang list of ingredients mga kayans. Maraming salamat ulit sa panonood. Ito na ang ating skinless longganisa na napakadali at napaka-easing gawin. And night! Thank you!